What's up guys? I know it's been a while since the last episode, so I'm making this another video for episode 5. Welcome to the episode 5 of this mentoring ship or this no filter mentorship, okay, of 2023. So now, I'm not here going to talk about what happened last month, okay, or sorry, last week, some market review na binigay ko sa inyo on episode 4.5. If you want to watch that one, please at least watch the episode for first and then go to 4.5 and go back to your chart and see what happened to the market. Okay? I will not stay here and tell you guys na I told you. No, I will not do that. Okay? Free to judge. It's up to you if you want to check it. So now, we're going to move on to the next topic. I'm going to teach you how market structure works. Okay? I'm going to dissect every part of it for you to understand everything inside the market structure. Okay, so let's proceed. Now, we all know kahit saan kayo magpunta guys, you will see this kind of drawing or illustration by the other people, no? So, ganyan. Okay, makakita kayo ng puro ganyang illustration sa lahat-lahat. Even sa internet, even on Google, okay, you might see this kind of illustration. Okay, so this is the bullish market structure and this is the bearish market structure. We call that one as a market structure. Okay, we call that one as a market structure. So bakit kamo? So you all know the building, okay? Alam niyo ang building, di ba? So bago mabuo ang building, syempre may ginagawang market structure or market structure 'yan or marker tuloy to. It's a market. Sorry about that one. There you go. So lahat ng bagay sa mundo, okay, may structure muna yan bago gawin, okay? Syempre, dinodrawing muna yan para mas mapatunayan na, oh, matibay ba talaga yung pundasyon na to? Same exacting with trading. So, bago ma-build up yung bullish momentum, kailangan kinikrate na yan sa ilalim pa lang or sa baba pa lang bago umpisaan sa taas. Naintindihan? So, now, that is what we call structure, okay? And dito naman sa market natin, when it comes to trading, we call that one as a market structure. Since market ang nagpapagalaw dito sa movement na to, since volatility, okay, pressure din siguro, algorithm, okay? A lot of people will try to say na, okay, nagalaw yung market dahil sabay-sabay sila nagpo-push ng button, okay? Hindi ganun yun, okay? It's an algorithm, it's algorithmically, okay, computer yan, computerized yan, yun nagpapagalaw ng market. It's up to you kung sasabayan mo yung market market algorithm na yun or hindi. Okay? But anyways, if you do so, okay, still, there's no random place in the market. Hindi siya random na bakit siya gumagalaw na ganyan, no? Hindi. There's a reason behind it, pero hindi yun yung sinasabi ninyo na sabay-sabay siya na pumipindot, no. Kahit 3 million pa tayo na pumindot sabay-sabay niya, it won't affect the market. Okay? So it won't change everything. Walang magbabago, okay? It's an algorithm, okay? Algorithm, okay? So now, we're going to talk about the market structure. So, ito ay isang tawag or isa to sa mga nakikita ninyo. Okay, actually napaka-obvious naman 'yan na may tinatawag silang bullish market structure. So this is what it looks like of bullish market structure. There you go. So now, tinatawag natin 'tong mga highs and lows na to, okay, as what? Do you have any idea kung anong tawag niya sa mga yan? So, dito, tinatawag nila to as BOS or break of structure. So, this high will become break of structure or BOS after niyang or once na mabasag siya or once na malampasan siya. Again, guys, yung term na basag po, okay? So, dun muna tayo magstay sa basag. So, let's say that's the high. And then, this is the new candle. So, Sir Kim, what is the, ano yung term na sinasabi mong basag? Ano ba yung definition ng basag sa'yo? Ano bang itsura ng candlestick na basag para sa'yo? Okay? So, ang itsura po ng basag na candlestick po sa akin is open above that high or last high na yan. Hindi po ako nagtatawag ng break of structure kung wicks lang yan. Okay? So, ito yung example ng wicks na sinasabi ninyo. Okay? So, hindi po ako magtatawag ng break of structure kung ganito yung nakikita nyo sa taas ng mga yan. Okay? Hindi po ganyan. Okay? I don't even call that one as a break of structure. Okay? Kung nagko-close naman ng candlestick and bodies below that highs, I will not call that one as a break of structure. Naintindihan? Ang totoong definition sa akin ng break of structure
there's a willingness of the market to move upside. Eh, ito ba willingness ba yan? Again, it's a changing state nga para sa akin na, okay, we don't want to see the price going upside. We want to push the price downside. So, isipin nyo na lang parang, oy, lahat kami bumibili din. Psych, that's the wrong number. Naintindihan nyo? They're trying to induce a lot of people in getting to a trades. Ganun na lang isipin ninyo. Okay, ini-induce tayo na bumili kasi tumataas ang market and we call that one as a breakup structure, di ba? Pero if nagmamadali ka, hindi pa naman nagko-close ang candlestick here, now, anong gagawin ng mga maraming tao? They try to what? Buy here, then the price, before mag-close yung price, mag-open siya below here. And that is not even a breakup structure. And now, you will be liquidated since it's a rejection to the higher time frame, or sorry, in a higher pace, possible rejection, rejected siya dito sa highs na to, and you might see the price wanting to go downside or even sideways. Okay? So, ganun palagi ng tendency na nangyayari sa market. Again, you don't need to believe me right now. Again, to see is to believe, sinasabi nga nila. Pero again, it's not working in this one. Okay? So, now, since we do have a buy side taken here, or now what we call a breakup structure, once na nagkaroon po tayo ng breakup structure, don't take my word out of context. Hindi ibig sabihin nun, sasabog na lang sobrang taas yan. Again, what do you call that? Nothing goes down in a straight line and nothing goes up in a straight line. Tatandaan nyo po yung term na yun, ha? Hindi ibig sabihin na ganyan yung market, then walang ganun, ha? Wala pong sobrang haba na talagang bumabagsak ng sobra-sobra, like talagang 1 billion pips pa yan or ilang pips pa yan. Wala pong ganun kabagsak, no? Nangyayari lang yan sa mga rug pull na cryptocurrencies. Okay, nararag pull sila, talagang bumabagsak ng sobra yung market nila. Pero again, dito sa states ng market na to, hindi ganun yung case dito. Okay, so there's nothing goes down in a straight line, and of course, nothing goes down in a straight line. Okay, nothing goes down and nothing goes up in a straight line. Palagi po nakikreate yan ng market movement or market structure. Okay, so isipin mo, no, kung kaya naman ng market bumaba, bakit hindi na lang isa, 'di ba? Bakit na lang hindi isang candle na lang 'yun, tusukin niya na lang 'yun, 'di ba? Bakit ang ginagawa pa ng market, let's say for example, dito aim objective niyan, no. Bakit ang market is gumaganyan pa? 'Di ba? Hindi na lang ganun, 'di ba? So again, nothing goes down in a straight line, nothing goes up in a straight line. So, same exact thing with this one. If nakapag-breakup structure tayo, hindi ibig sabihin nun is tataas na ang market ng sobra-sobra. Again, it will create what? Market structure. Kung ano yung kinerate dito, it will happen here. It repeats. Magsasawa ka. Okay? It's up to you kung talagang kaya mong bantayan yun or kaya mong hintayin mangyari yun. Okay? So, once we have a breakup structure, it's a confirmation that the price will what? Continue to move higher. And once it does that, again, another break, it will move higher. Sir Kim, how many times it will move higher? No one knows. I'm so sorry if you're asking me, if you need an explanation kung hanggang saan, if you're asking for a right number for me to say na ilang beses ba dapat magkaroon ng highs lang yan, I cannot answer that one. I'm so sorry. No one can. Walang may kaya. Okay? Walang may kaya makapagsabi kung ilan ang market structure na magagawa or ilang breakup structure ang magagawa. I'm not telling you guys, I'm not going to tell you, or I'm not going to teach you kung paano basahin or kung paano nyo malalaman ang tops and bottoms. I'm so sorry, pero hindi nyo yung matututunan dito. And kahit saan kayo pumunta, hindi nyo po matututunan yon. I'm limiting myself, and I will not waste my energy looking for some answer kung paano ko malalaman ang tops or bottoms ng market. No one knows that. Okay? Wala. Okay? So, wala pong kayang makaalam nun, or walang kayang maka-crack ng code na yon. Okay? So, for me, I'm always anticipating the market kung saan niya gustong pumunta and saan niya gustong bumaba or tumaas. Yun lang yun sa akin. Pero hindi ko sasabihin sa inyo, no, okay, pag naka-apat na tayo, yun na yung pinakataas nun, then short na tayo lahat. No, I cannot tell you that one. I will not answer that one. Hindi ko din ibibigay sa inyo na ganun yung aking insight para sa mga kanya-kanyang, you know, market structure, kanya-kanyang market ninyo. Okay? So, I will not do that one. So, now, let's go back. We call this one as a BOS. Yes, Sir Kim,
paano na naman namin masasabi kung babagsak na ang market? Again, hindi nyo kayang ipredict to na babagsak to. Okay? No. There's no such thing as prediction in a market. There's only anticipation. Magkaiba yun. Okay? So now, anong kailangan namin gawin, Sir Kim, para to see kung ano na possible na mangyari sa market? Again, always remember ha, a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. A run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Again, that's the secret code na kailangan ninyo. Maybe ayun yung isang bagay na magkakaroon kayo ng light bulb sa mga taas ng ulo ninyo na, ah, oo nga no. Pero for now, hindi pa magme-make sense yan. Pero gusto ko lang tandaan nyo yung word na a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Tandaan nyo, dadalhin nyo yan sa buong trading journey ninyo. Believe me, I'm still using that one until today. Okay? Until now, I'm using that one. So, don't forget about that one. Okay? So now, we will go back into that one in a second. So now, we call this one as a high breakup structure. We call this one as a higher high. Same exact thing, higher high. Okay? And this one, we call this one as a higher high then. Okay? Nothing's changed. Now, once we go below, okay, kahit anong movement pa yan, guys, you call this one as what? Anong tawag nyo dito? I know some people will say change of character. Yes. It's a change of character or a change of market structure. Or liquidity. Tama? We call that one as a liquidity. Now, I will not tell you na ito yung tinitingnan ko lagi. Hindi ko sasabihin sa inyo na, okay, sell side lagi ito sa akin. Sa paningin ko, sell side. No. Hindi. Kasi ang sell side para sa akin is ay yung mga malalaking objective ko sa market. I tend to say na yun yung mga like yung sell side and buy side ko. Hindi yung mga ganitong objective since hindi ko naman to matitrade papunta dito. Naiintindihan? I want to see the price breaking that zone, not to trade that zone. Naiintindihan? So now, I'll call this one as what? Yung tinatawag yung choke or change of market structure. So yan ang tawag dyan. Naiintindihan? So, Sir Kim, paano namin makukuha yon? So now, syempre, these are higher high. So this is what you call low. Okay? So this is your first low. Now, this is what we call a what? Ano? Diba? Ano sa tingin nyo? Low ba ulit? No, that's a higher low. Bakit naman higher low to, Sir Kim? Eh, mas mataas yung low na to kaysa dito. So that's why we call it higher low. Hindi siya mas mababa dyan sa low na yan. Naiintindihan? So now, we call this one as higher low din. Now, once na na-break po ninyo yung latest, ulitin ko, latest, don't take my word out of context, pag nakuha niyo yung latest higher low ninyo, na-break niyo yan, that will become your what? A market structure shift or a change of character or change of direction. So now, babasagin yan. And that is a reason kung bakit bumabagsak ang presyo ninyo. And you will try to aim for these lows. You see here? And your O or origin. Or what we call sell side. Naintindihan? Mahirap ba? Mahirap pa siya? I believe hindi. Okay? So, ganyan siya. Okay? Now, Sir Kim, let's see. There you go. Delete that one. Delete that one too. So now, ibig sabihin Sir Kim, ganito yung nangyayari sa movement. Okay, ganyan ba? Yes, ganito po. Siyempre, hindi naman 100% ganyan yung itsura niyan. Okay, so siyempre napaka-common sense naman yan. Hindi ganyan. Okay, so that's why you need to learn how to read this low, higher low, higher low, higher high, higher high, higher high, higher high, change of character or change of market structure or change of direction towards the downside. Now, Sir Kim, bakit choke ang tawag dito or change of character? Isipin nyo na lang, ito ay upside momentum. Naintindihan? So, isipin nyo, that's an upside momentum. So, ang character nito is in a good mood of going up.
Now, once na magkaroon ng change of character, ano ang momentum niya? Of course, kabaliktaran. Going down. Naiintindihan? There you go. Simple as that. Now, Sir Kim, padisect naman kami, Sir Kim, ng market structure pababa na ito dito sa change of character. Okay, I will do that. There you go. Push the price lower, 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 and lower. Okay? So now, we call this one as what? Sir Kim, may break of structure kami dito sa taas. So, nasa ng break of structure na ito? Nandito ba? Mukha ba ng break yan? Hindi. So now, nasa ng break of structure? Here, on that low. Naintindihan? So that is the time you will call that one as a break of structure. I'm so sorry kung napakaraming lipstick dito sa charts nyo ngayon. I'm so sorry for that one. I'm trying my best to teach you this market, simple market structure. Okay? So, bear with me. I'm so sorry. Okay? So, Sir Kim, is this a present latest low? Now, can we call this one as a break of structure? Yes. So, now you call that one as a what? Break of structure, and break of structure. Now, Sir Kim, padisect naman kami nito. Sure. Call this one as a higher low. Sorry, lower high. Same exact thing here. Lower high. Lower high. Lower high. Now, ang tawag mo dito sa baba na to? So, kung dito, ha-ha-ha. So, dito, lololol. Okay? So, now, we call this one a low. Lower low. And so forth. Okay? Lower low. Naintindihan? Now, once na, Sir Kim, paano naman namin malalaman kung tataas na to? Tama? So, again, ano ginawa ko dito? Latest higher low. So, same exact thing. Latest ng higher, lower high. Once na na-break mo to, you call that one as, wait, what? Break of structure ba? No. Chok. Naintindihan? So, you want to see the price moving up. Again, not wicks, body. The wicks to the damage, the body tells the story. Naintindihan? Now, once na nagawa niya na yung bagay na yan, it will what? Eventually, move the price higher. Now, kung ito ay sell side, ano to? Now will become your what? Buy side. Naintindihan? Simple as that. Okay? So now, Sir Kim, may sinabi ka kanina, di ba, na around on a higher time frame is a trend on a lower time frame. So, let me type it for you. Around on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Okay? Around on a higher time frame is a trend on a lower. Again, guys, I'm so sorry if minsan magkakamali ako ng spelling here since kailangan ko din maituro sa inyo ng mabilis as much as possible. So, bear with me. Okay? So, now, bakit tinatawag siyang around on a higher time frame is a trend on a lower time? Again, all of this one is a trend. Lahat yan ay trend. Trend line, di ba? Trend down. Trend upside, trend down. So, we call that one as a whole, as a market structure, trend. We call this one as a line, trend line. There you go. And that's why we call it a whole market structure. Now, if ibig sabihin nito, arahan on a higher time frame. Let's say for example, guys, ha, this is a lower time frame analysis, or sige, higher na lang, okay? So let's say for example, this is a higher time frame analysis. Ang sabi dito, arahan on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Tagalogin natin. Kung ang presyo daw ay tumatakbo, okay? Sa higher time frame ng pataas. Lagi mo lang tatandaan, may trend din niya na ginagawa sa lower time frame. Ulitin ko, kung ang presyo ay pataas sa mata sa higher time frame, tandaan mo lang, hindi lahat 'yon ay pataas. Hindi ibig sabihin nakita ka ng malaking green sa higher time frame, lahat 'yan ay puro green. Pag dissect mo 'yan sa lower time frame, makikita mo trend lang ang ginagawa niya. Gumagawa siya ng trend o na lower time frame. So hindi ibig sabihin na tumataas ang bullish ka sa market ngayong araw, hindi ibig sabihin yung puro green lahat ng candle niya. No. May mga red dyan, black, whatsoever, kasi trend lang ang ginagawa niyan. Naintindihan?
So now, let me dissect it to you. Ibig sabihin, Sir Kim, parang ganito lang ginagawa niya. Yes. Naintindihan nyo? Ganyan na ganyan lang ang ginagawa niya. Palagi. Araw-araw, minuminuto, sigu-sigundo, it will form. Ganyan palagi yan. Naintindihan? Simple as that. So, this is the best way for me to teach you how market structure works. Naintindihan? So, you need to accept the fact na, yes, Arano na higher time frame is a trend on a lower time frame. Always remember that one. That's the key on reading market structure. Arano on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Thank you so much for watching. Hope you're having a great day so far. And as always, I'll see you on the next episode. Peace out.